Kung gaano kabilis dumating ang bagyong Hagibis noong October 7 sa Saipan at Guam, ganoon din kabilis ito umalis. Ito ay nagsimula sa isang mahinang bagyo, pero sa loob ng 10 oras, lumakas ito hanggang sa maging super typhoon at tinaguri ang isa sa pinakamalakas na bagyo ng taon. Mabilis na pinauwi ang mga empleyado, walang pasok ang mga eskwelahan at government offices, pinaghandaan nila ng todo ang bagyo. Kaya ang mga beach parks nagmistulang ghost town. Si Emily Steven ay kabisado na kung anong dapat gawin kapag may nagbabadyang bagyo. Nag-alala din ako dahil ang bagyo, sinabi nila na sa core 2 na kami. So, preparation nun. Kailangan iaayos yung mga orchid ko sa bahay para nun safe sila pagdating ni Hagibis. At saka hindi naman ako nag-worry dahil ang Guam naman is nasa belt ng typhoon palagi. So, sanay na kami. So, ang ginagawa na namin preparation, bumibili ng water, iipon ng mga kandila at saka yung canned goods para just in case. Si Ching Habal ay kaagad nagligpit ng mga furnitures at mga gamit sa kanilang bakuran at siniguradong itago ang mga bagay na pwedeng ilipad ng hangin. Dahil walang pasok sa eskwela, isang teenager na lalaki ang sumubok sa lakas ni Hagibis at namasyal, kung kaya't nahulog ito sa bangin ng Tamuning. Ito ang bangin ko saan nahulog ang 15-year-old na teenager. Sa kalagitnaan ng bagyong Hagibis noong Martes, ay nalaglag siya over 100 feet. Mabuti na lang ay narescuean siya ng Guam Fire Department at ngayon ay nagpapagaling na sa Guam Memorial Hospital. Pagkaalis ng bagyo, laking pasasalamat ng mga Pinoy na walang malaking damage ang iniwan ng bagyo. Martes ng umaga ay may mga turista nang bumabalik sa mga beachfront. Si Fermin de la Cruz ay maaga ring namisda at madaling nakahuli ng kanyang pananghalian. Laking pasalamat naman ni Rodora Paloma dahil hindi naantala ang kanyang business sa pananahi. Mabuti na lang, hindi masyadong malakas ang bagyo kasi maaapektuhan yung aking pananahi. Marami pa naman akong event ngayon. At saka naaapektuhan ang aking pananahi pag ganitong may bagyo kasi may event pa naman, maraming event na padating. So, ay salamat sa Diyos. It's nakaraos ang Guam. Mula dito sa Guam, ako po si Gina Tabunares Riley. Nag-uulat, TFC News.